squad from Indonesia. Not to mention, hindi siya simpleng squad from Indonesia, the champions ng MPL Indonesia. And looking back, Zona, looking back sa mga sinasabi ni Mo Bazin sa kanyang mga streams, naglo-look up si Mo Bazin sa mga teams from Indonesia. Yes. Maybe this time, it's time to surpass what you look up to. Lalagpasan mo na yung mga tinitingala mo kasi akala mo sila yung malakas. Pero ngayon, para sa sarili mong pangarap, para sa sarili mong Avengers storyline, ikaw na dapat ang maging bida. Kumbaga, ang Onik dito, ang Jiraiya na kailangan mong maging Naruto. Oo. Tama, appear. Yun. Okay, good job. Kailangan mong makalagpas dun sa master mo. Well, technically, hindi naman sila yung master ng The Valley. Pero isa kasi, ang Onik Esports sa mga naging inspirasyon ni Mo Bazin. Alam mo kung sino yung naging master niya dyan? Sino ang master? Si Kyrie. Napaluhod yung BTK doon sa squad ni Kyrie nung Onik PH days pa niya. But right now, ang goal talaga kasi dito ni Kyrie, kumbaga parang nasa isip ni Kyrie, natalo ko na yan eh. Kaya naman namin gawin kaya ulit. Kaya naman yan gawin ulit eh. Ang tingin ni Kyrie nasa malayo na. Pero kailangan dito mag-notice me senpai moment ni Mo Bazin. Reality check kumbaga. And tingin ko nagawa nila yun ng game number one. Let's head it to the draft ngayon. Tingnan mo si Kyrie, nakuha na naman dito ng side ng The Valley. And I feel like kailangan naman nila siguro ngayon kontrolin itong Kyrie pick na to. Kumbaga, let's go for a more direct approach. Nakikita naman natin na may glue sila, meron silang farami. So, ibig sabihin, may mga panghatak with the Shadow Stampede. Pwede mo hatakin gamit yung split-split. Yes. Diba? Not to mention na The Valley din yung for the first time in this series, sila naman yung nasa blue side. Oo. So, Onik Esports picking up this glue na kanina pa hindi nahahawakan itong si Boots. And given na siya naman yung may hawak ng hero na ito, anong klaseng impact yung posible niyang ipakita in this match? Pero it seems like The Valley will double down doon sa setup at yung posibleng ginawa sa kanila kanina na XP lane Grok, ganun din yung gawin dito ni Fried Chicken and ni Super Shark. So meron silang dalawang paraan para mag-setup. Kumbaga meron silang dalawang ulam na nakasalang dito sa mesa. And kung ano yung posible nilang gawin dito. But as we take a look at Carl Teasy's quote here, I think Onik Esports is, you know, one of the best and one of the hardest teams to go against. Napansin naman natin doon sa 3-1 win nila kontra Onik. Kahit na, again, hindi siya umabot ng Game 5, pero sobrang naging dikit yung mga matches doon. Kaya naman The Valley still needs to consider this as one of their, you know, prized matchups. Mm-hmm. The Valley dito, hindi nila pwede underestimate. They know kung ano yung pinapasok nila dito. They look up to Indonesia. Indonesian teams, rather. And this is an Indonesian team that they have to beat. And isipin mo na lang, ha, kung ikaw is sa mga... Munti ka na gawin ng Falcon kanina, eh. Makapag-eliminate ng Indonesian team sa Indonesian soil. That's a big statement. Diba? Pero kasi, kinapos bigla yung Falcon. Ngayon naman, si The Valley, may option sila na gawin yun. And yung next step na dadaan nila dito, they have the option to also do that for Falcon. Goodness. Tinagurian silang MPL Slayers for a reason. Oh, pero kasi, kung isipin mo ha, yung dadaanan mo, Indonesia ngayon, Indonesia sa next, Pilipinas sa next. Literal na sinalang. Literal na parang stages. Your team is there. Literal na parang arcade mode. Yung nangyayari ngayon sa ano, The Valley. Arcade mode to na literal kasi it's boss after boss. Tapos, pataas din ang pataas yung stakes eh. Oo. Na parang, okay. Pagkatapos siguro nito may breathing room pa tayo. Pero hindi ganun yung kaso eh. Kasi kailangan mo na maghanda para sa susunod. And ito, yung kinakaharap ng dalawang kupunan na ito, dito mismo sa lower bracket natin, yes, it is tied. Pero habang patagal ng patagal yung serye, pahirap din ng pahirap yung kailangan nilang paigtingin na mentality na, uy, kailangan nating mag-prepare para sa seryeng ito. Pero pagkatapos nito,
hindi tayo pwedeng makampante just because we got that victory. Kaya ngayon, kung mapapansin mo, it's still gonna be, you know, two heroes ban, pero tinanggal na ng Onyx Esports yung Karina dito. So, meron ng panibagong ingredient na pwede nilang magamit, which is that Ling na dinala ni Kyrie. Dagdag mo pa yung show na maganda na ginamit ni Kiboy kanina noong game number 2. Mm-hmm. Pero ngayon ah, dito tayo magkakaroon ng ano, dito tayo magkakaroon ng difference in the balance, yes, na nagkaroon nung game number 1, game number 2. Yung glue, nandito sa side na ng Onyx. Nagpalit sila nung Grok. Diba? Oh, man, oh. Pero at this point kasi, yung Grok talaga, nasa XP lane na yan, tatapat na yan sa isang glue. Pero ito yung pinaka-main factor dyan eh. Kung paano mag-play in dito yung Lolita. Kung papansin ninyo yung Lolita dito, ang tatapatan niya lang talaga dito is yung marksman hero na pipiliin ng side ng Onyx. Pero ang tanong, marksman nga ba? Your team is picking. Kasi si CW napaka-versatile. Yun nga eh. Gaya ng nabanggit mo kanina in the very first game, meron siyang posibilidad na pumili ng mga magic damage type of heroes. Pero kung papansinin mo naman, yung sa Davali, meron silang ginawang adjustment na naman. Pero isa lang. Mm. Yung Lolita lang yung naging bagong dagdag. Nung game 2, yung Lilia yung naging bago, pero this time around, it's still the same lineup. They will go with a 4 protect 1 strategy once again. Hahayaan nilang makapag-scale si Basic at kapag nagkaroon kaagad siya ng items, and that is the time for the Valley to strike. Pero with the final pick na meron ang side ng Onyx Esports, they will be going with that Beatrix. Hindi naman yung Moskova, pero they're gonna be parting ways with that hero and rely towards an AoE monster such as a Beatrix for game number 2. Tingin ko, ayoko lang mag-sugarcoat ng mga bagay-bagay dito. Pero Moskov, sabihin na natin na yes, nanalo sila. Yes. Pero hindi yun nakuha sa isang dominating na paraan. Yes. And sabihin natin natalo kayo game number 1, di ba? Game number 2 nanalo kayo. Oo nga. It doesn't mean na gumanda yung Moskov. It just means na hirap kayong mag-pull off ng isang malinis na panalo gamit yung hero na yon. That's true. So I like the adjustment. Literally, I like the adjustment kasi na-realize nila na, teka lang, nagamit na natin, nanalo na tayo. Surplus na yon para doon, ano, kota na. Kota na, kumbaga. Kasi hindi naman natin kadalas ang nakikita yung Moskov dito. Hindi naman talaga. Pero the fact na nanalo na sila, that is already a momentum boost para sa kanila heading into this game number 3. And sure ako, may mga Moskov na sa RG. Hindi na ako magugulat pag nakita na natin yan later on as these two titans clash again. Indonesia versus North America. MOBA Zane using the Barats for the third straight time. Meanwhile, Kyrie will rely on a different assassin this time para makuha ang kanilang pagkapanalo. Very vital yung game 3 win na ito kasi kung sino yung makakakuha nito is already going to be match point heading into the series. Mm-hmm. Kiboy and Sans, yan yung kailangan nyo bantayan mamaya-maya. Kapag may na Way of the Dragon dyan, kaya pahatakin ni Sans ng isa pang beses ulit. Sobrang layo talaga ng possible na aabutin dito ng masisipa sa side ng Davali. Pero ito ah, yung dominance, at least nakikita naman natin sila kung ginagamit nila talaga yung kanilang advantage. At ito yung sinasabi kanina sa Keys to Awesome Victory presented by Samsung na kailangan paghiwalayin itong dalawang ito. Nakikita mo naman kung gaano sila ka-close at si MOBA Zane ay ginugulo dito ni Kiboy. Walang damage na nagaganap pero kasi nakakatawa lang din na may chance yung talagang knock-up ng Jeet Kune Do na agawin mismo yung resource. Merong threat na ganun eh. Kasi bukod dun sa Jeet Kune Do threat na meron itong si Kiboy, that's also information na binibigay niya dito kay Kyrie. Exactly. Kaya naman nag-resulta doon sa retribution take ng Jungle Creep. Isipin mo kahit yung ganung katiting na Jungle Creep, kinukuha niya just so makalamang dito itong si Kyrie sa Onyx Esports. Mm-hmm. Any amount of gold na pwedeng agawin dito kay MOBA Zane para hindi siya makahanap ng early snowball, gagawin dito ng side ng Onyx. Alam naman natin itong matchup na to, ang Ling at ang Barat. Sabihin lang natin for the early stages, hindi talaga pumapanig kay Kyrie to. Ang pwede niyang gawing contest lang dito is knockout contest. Pero yung haharap talaga sila, nee. Hindi, as much as I want to see it, pero parang
Sobrang delikado. Si Bats ang pinag-trapan nila dito. At ang ganda na kasi kasi... Well, yung Guardian's Barrier, parang sila pa ata yung nadelikado. Sila pa nga yung nadelikado kasi hindi sila nagkaroon ng access dun sa turtle. Oo nga eh. Ang pinilit lang nila was to just try and take down Boots. And that's a good thing for them kasi yung kill ay napunta naman dito kay Moba Zane. Kaso yung naging problema was the scaling of Onyx dahil nakuha nila yung pinakaunang turtle ng ating laban. Which is why it resulted to at least a little bit, napakaliit na kalamangan. Pero dahil dun sa shield na nakuha nila sa turtle, may posibilidad na maging aggressive dito yung, ang Onyx Esports. Yun nga isa sa mga bagay na tinitignan ko dito na parang yung shield, sabihin lang natin nag-duel si Kari tsaka si ano? Beatrix, si Beatrix. No? Yung shield na yun could make all the difference in the world para yes. Dun sa engagement na yun. Pero, ang kung pantay sila ng bawas, gusto mo lang kayong bawas automatic na kay Kari, di ba? That is true. And aside from the fact na nagiging maganda yung scaling dito para sa side ng Onyx Esports, nagiging matapang din itong si Giboy na talagang tabihan lang si Moba Zane everywhere he goes. Para siyang nagiging walking piece of information para sa kupunan ng Onyx Esports. Kasi wala naman masyado mag-burst down sa kanya kung wala si Hoon eh. And most of the time, Hoon talagang nagpupunta sa side lanes para maalalayan yung iba sa members ng The Valley dahil alam nila na kailangan pang mag-scale ni Basic. Kailangan pa ng oras din itong si Fried Chicken kahit na meron na siyang isang assist under his belt. So, Onyx can make those rotations very, very well. At ang kailangan nilang gawin dito is to keep up with the momentum. Kasi kumbaga, naisa lang na nila eh. Nag-isa na nila eh. Kailangan lang nilang ituloy na lutuin. Mm-hmm. Kumbaga, nalagay na yung sahog eh. Yan. Mainit na. Mainit na. Ang kailangan nilang gawin ngayon is dagdag ng mga onting sauce. Dagdagan nila ng ano? Dagdagan nila ng... Ano ba yun? Yung mga karne. Yan, haluin na lang nila para hindi lang masyadong tapos, dumikit. Literal, nakakainin mo na lang. Kaso kasi, kailangan mag-ingat sa timpla. Yan. Dun magmamatter lahat. Dun magmamatter lahat sa timpla. Kasi nailagay mo na lahat. Kaso pag medyo delix yung timpla, dun ka rin talaga mayayari. Tinabugayan ito ah. Oo, pero ang ganda na pagkakasetup ng Guardian's Barrier dun. May sipa na mahuli din si Giboy na bigyan nila si Moba Zane. Nakop! Pero grabe yung dami ng blast. Ooh. Ang dami nakahuli and The Valley gets it. Nahuli ni Hoon si Giboy doon with a burn damage. Pero bumabalik-balik pa si Kairi. Nakita mo naman yung pagka-handle ni Kairi nung laban na iyon. Dapat isa sa mga primary targets doon. Pero ang nahuli is si Giboy lang. Si Giboy lang at si Fried Chicken pati Moba Zane doon sa kabila. So this is a good win para sa kupunan ng Onyx Esports. Pero The Valley ang nakakuha ng turtle. So meron din silang pambawi. Sila naman ngayon ang may tsansa na maging aggressive dito sa laban na ito. Pinag-uusapan natin kanina yung timpla at yung tempo ng ating magiging laban sa ngayon. And it is looking like palipat-lipat siya as The Valley is ranked first in turret damage per game with 26,087. So alam mo talaga na pagdating sa mga objectives at pagdating doon sa pagkuha ng teritoryo, doon sila nakakakuha ng kalamangan. Pero Onyx, they're not letting up. We've seen them dominate the early stages of the game sa game 1 and game 2. Pero parang nagkakaroon ng medyo maliit na diferensya ngayon kasi pumapalag-palag na yung TV. And may kita mo din yung pagka-methodical dito ng side ng The Valley. Sila ang first sa turret damage para dito sa M4 World Championship. And dito mo may kita yung disiplina din ng side ng The Valley. Kahit sabihin mong nakakuha sila ng kill, yung pag-secure nila ng mga clashes, yung pag-secure nila ng mga kills, laging nakadikit sa pagkuha ng objective sa mapa. At si yes. Giboy dito, medyo napalayo, pero maharas naman siya ng torre and that's a good thing. Super Shark nakalapit dito kay Beatrix kay CW and CW binato ng Light Wheel pero hindi magiging enough yun at si Basic dito naipit na sa gitna ng Tempest of Blades and Super Shark kinahabol ni Kairi pero hindi niya naipipilit dahil nandun si Fried Chicken securing the kill on CW. Laking bagay na nandun si Fried Chicken pero din mo yung laban nandito pa rin na humahabol si Giboy nandun si Fried Chicken sige pa sa pakawila. Oo, pero nandito kalapit na si Bats ng todo. Yung missile ay nandoon. Si Kairi mababa ang buhay at sinashampuhan na dito si Barats ng isang glue. Super Shark, sinusubukan niya kontrolin yung glue unti-unti. Pero si Moba Zane ay tututok muna doon sa may purple buff. Ang risky ng... Orange buff, brother. Yun nga eh. Ang risky nung naging galaw nila parehas. Okay, kasi katiting na lang yung HP nila. Pero Kairi, ha? Akalain mo yun. Ang dami nang nawala sa kanya.
nawala na yung buhay niya. Katiting na lang din, pero at least nakuha niya yung purple buff in exchange of the valley. Nakukunin naman nila yung turtle. So team fight, yes, magiging huge boost ito para sa side ng the valley, pero Onyx meron pa rin sila nakuha at napaigting pa nila yung purple buff ni Kyrie. Mm-hmm. Kumbaga, alam ni Kyrie kung ano yung resource na kailangan niya dito. And kung meron siyang additional extension time doon sa kanyang purple buff, kukunin niya yon kasi nandun yung capability niya. Yes. Alam niya na pagka madami siyang energy, madali lang bawasan or madali lang tanggalin yung shield na meron yung turtle. At ngayon, nilalagay nila ang kalamangan nila doon sa sustainability na meron sila. Those extra shields are absolutely crucial in this match. Pero ang kalamangan naman ng Onyx Esports ay yung paraan nila para magpunta sa isang lugar from 1 minute or 1 second to another as Kyrie is trying to push onto the backside. Pero knowing that kind of information, talagang ipupurga naman ngayon ng the valley dito sa bandang itaas yung kanilang mga resources. Pero knowing that, Onyx Esports with the defense. So pansin mo, nagkakaroon sila ng mirror tactic lang eh. Hinahayaan lang nila na gumalaw ng gumalaw, and as of this moment, wala talagang nagkakaroon ng isang major team fight. Pero dahil sa kalamangan ng the valley doon sa turtle, actually hindi pa nga yung Onyx Esports pa yung may kalamangan dahil nakuha nila si Mouba Zane. Mm-hmm. Pero ngayon ha, meron na naman ditong contest na possible gawin ng side ng Onyx sa may purple ni Mouba Zane. At pero this time around, at least si Mouba Zane nakapwesto na siya, safe na siya doon sa team fight na yon na posibleng i-execute sana ng Onyx Esports. Pero knowing the valley na meron sila nung blast and nung charge na nanggagaling dito kay Shark and White Chicken, posible na yon yung magiging way nila para makapag-engage dito sa laban na to. Pero ginamit na nila yon. This is a very different game doon sa nasaksihan natin noong games number 1 and 2. 3 out of 3 to 3 lang yung napapansin natin na kill sa kanila, and naabot lang talaga sa point na kailangan nila ng isang major team fight para malaman na natin kung sino nga ba sa kanilang dalawa ang kukuha ng lead and will take the driver's seat para magkaroon ng enough scaling and gold gap in this match. Mm-hmm. Si W Onyx, kailangan niya mag-deal ng sobrang taas sa damage dito. Pero si Mouba Zane ang kanilang pinaka-target. At sa may likod, si Basic, sobrang si free Basic hit. Ang ganda ng pag-aasin. Ano naman ang blast? Uy. Walang tinamaan kasi aray, mabilis sa kamay dito. Mabilis ang responde ng side ng Onyx. Si Mouba Zane ang napatumba ng kabila, kapalit ni Sans, na ngayon ay nabuhay namang muli. At ang pag-atake ay gagawin ng side ng the valley, pero hindi pa rin sila magiging successful sa pagkuha ng middle lane turret. Instead, they will try to go for the sides as the rest of Onyx Esports will try to position themselves pagkuha nitong Lord na magiging very crucial sa siege na gagawin nila. Pero mukhang alam ng the valley na papaligiran na sila. And nakuha yon ni CW. Buti na lang kasi napilita mag-tempest of blades. Eh, just in the nick of time dito, si Ling, si Kyrie, Nominal Blast, hindi na naman tatama kasi ayaw din mag-commit talaga na Super Shark doon ng Flicker kasi wala na rin tao malapit doon sa area niya. Yun nga, buti na lang talaga kinonserve niya yung Flicker, pero kung ginamit na rin yun, it would have been a good sign for them kasi medyo may mga tao na malapit. Pero knowing na may Lord na bang pabalik sa kanilang base, ay kailangan mag-back away ng the valley. Yung Nominal Blast parang kailangan gamitin sa ibang lugar. Hindi yun yung lugar na yun. It's not the best spot. Sabi niya, okay, maganda tong bahay na to, pero hindi natin to bibilhin kasi hindi malapit yung supermarket. Oo, hindi malapit yung eskwelahan. Kaya ngayon, buti na lang hindi niya pa nagamit yon kasi nadepensahan pa naman nila yung ibang mga resources nila. So as of this moment, the valley is on the defensive. Onyx Esports sila ngayon na may hawak ng bola. Nakadepende na lang sila sa kung ano yung posible nilang gawin dito. As Tempest of Blaze nandun sa bata ibaba. Pero Void Seeker, ang sakit! Mm-hmm, pero ka... Ay! Nahabol! Nahabol si Kyrie! Oh, pero tumtumba pa rin siya. Grabe yung stun ng Wild Charge. Oh! May nakain na si Mouba Zane. And tatlo na lang ang natitira ng mga miyembro na side ng Onyx. Hinahabol na sila dito. Shark! And Bots, hinahabol ni Shark. Si Basic na yung primary target niya. Pero si Mouba Zane na nakapitan. And CW, does he have enough damage? Wala. At doon na matatapos yun. May kita naman natin na it wasn't really the fairest of trades para sa side ng Onyx. And I would say, the valley sila yung
nanalo doon. Si Super Shark, sabi niya, okay, this time, dito ko ilalatag. Ito yung perfect opportunity para ma-turn around natin yung team fight. And the Valley, nagkaroon sila ng options to fight back and get some sort of victory for themselves. Kaya naman, mula sa 2,000 na kalamangan ng Onyx Esports kanina, naging 1,000 na lamang para habulin ng The Valley. At yun yung ilan sa mga bagay na paulit-ulit natin nire-reiterate na kailangan pagtuunan ng pansin ng Onyx dito, yung mga setup na ganun na kahit anong gawin mo, fried chicken, because of that high and dry emblem, gugulating ka talaga eh. Na yes, biglang ganun na lang pala yung damage niya kahit na napakakunat niya as a hero. Mm-hmm. Pero ngayon ah, so na napapansin mo na it's almost time for the next lord of this game. This is going to be a Luminous Lord. And at least for Kairi and Moba Sane, buhay sila ngayon. Pero dito na ang pincer attack. Si Kairi, mapipilitan ba siya gumamit ng Tempest of Blades? This is going to be bad. At magagamit niya yung Finch Voice, makakataka wow siya dito. And proper usage of his skills. Ayaw niya mag-spend talaga ng mas madaming resource pa than he needs. Mga diba? Bagay na hindi mo naman kasi kailangan eh. Oh. Pero at some point, hindi mo na kailangan gamitin talaga. Hindi mo na kailangan gamitin talaga. 3 seconds, till the next lord. Pero wala pa rin retry dito si Ling for 7 seconds. So kailangan talaga nilang madali. And what a nice catch. Right on cue. Right on cue, key boy. Lumalabas na ang confidence ng Onyx. Nakikita mo na ang laro ng squad na galing sa Indonesia. Hindi pwede makipag-chacha dito yung The Valley. May playcheck yung ano, Chow. Mahirap yan. May pwedeng masipa sa kanila dito out of nowhere. Pero grabe yung ano. Grabe yung zoning out. Oh. Dalawang objective na ang napupunta sa side ng Onyx. Panis na panis yung dalawang turtle na nakuha kanina ng The Valley. And just because, ang dami na ding, may pakiramdam ako na ang ganda na ng items dito ni Ling. Sige, boy, men, kanina. Sige, subukan nyo. Oh, sige, subukan nyo. Pero kasi kung ano talaga, kung nag-iinit lang si Kuya Sain doon, maaalala niya na ano eh, kumamit na ng sipa to. Kumamit na ng sipa to. Pwede na natin ulitin to. Way of the dinosaur na to eh. Kaso, ngayon, walang way of the dinosaur ngayon, men. Parang medyo delix eh. So sabi ko, sige, out na lang muna ako. Kaya ngayon, tinanong sinasabi ko sa'yo, tinanong ginagawa dito ni Kairyu, ini-split push sila. Yung The Valley dito, hindi mahina yung draft nila. Actually, ang lakas na nga ni Basic dito. Kaso kasi ang problema kay Basic dito ngayon, ang dali niya hulihin sa lineup na meron yung Onyx. Dinadaan nila sa mga over the backcourt play. Dinadaan nila sa over the backcourt play. As in, eto na yun. Eto na yung moment na po pwede sila makakuha ng panibago ang pick-off. Tingnan mo ha. Tingnan mo na naman si Kiboy. Tingnan mo si Kiboy. Mm-hmm. Silax lang siya. Wala siyang masyadong gagawin. Alam niya na nagawa na nila lahat ng kanilang kailangan. Nabigyan niya ng kaukulan damage yung mga inhibitors at wala na ring outer at inner turrets ang kupunan ng The Valley. Muli, Onyx Esports ang may hawak ng kalamangan. The Valley, we've seen them come back from this before. Isa nung game 1 pero oh! May laban na naman! Nahuli din na si Moba Zane at ginamitan siya dito ng mga ultimates from multiple people. Si Hoon ang next target. Uy, and the black shoes. Hinahabol niya dito. Whoa. Etong si Lilia pero hindi niya mapatay. And Basic! Woo! Next target, Kairi dito. And that is going to be the Sky Prince of MPL Indonesia. They want to end. Yung minions nasa mid. Kailangan ni Hoon i-defend dito. Hoon. Meron ba siyang glooms? Hoon. Yun ang tanong. Oh my goodness! Hoon. Hits coming in. Left and right para sa side ng Onyx. A wipeout and Onyx Esports match point! The Sky Prince of Indonesia. Itinaas muli ang bandera ng Onyx sa laban na ito. Not the most action-packed match na nakita natin. But it amazes me to see how Onyx plays this game. How versatile can they get? Kaya nilang show time. Kaya nilang mag-behind the scenes. What else is left to be said for this Indonesian squad? Hindi sila yung tipong... Alam mo yun? Hindi sila yung tipong one-dimensional eh. Parang ang daming
ang daming dimensions na kailangan sundin, pero yung game highlight doon is Kiboy the difference maker. Grabe yung naging presensya ni Kiboy doon, yung pagkakasipa niya kay Mo Bazain. Doon sa pagkakasipa pa lang, alam mo na na may paglalagyan yung Davali noong mga panahon na yon. But it's just that, tama din yung mga nagiging target priority. Si Kyrie, nung tumumba na si Zane, si Kyrie ang tinakbo. Sa likod. Si Hun. Si Hun at si Basic. Kasi bakit niya hinahanap si Hun? Kasi alam niya na if ever man matika si Hun, may chance na ma-wave clear sila. So ang ginawa niya, finorse out niya agad yung black shoes, tapos nung nakabalik na, umalis na siya agad. Sabi niya, okay na to. Nagawa ko na yung trabaho ko. Nakuha ko na yung black shoes. Oo. Nabigyan ko na ng pressure yung main damage dealer. Oo. Tapos wala na ring tanky members na nagbumula sa side ng Davali. Yan, tinaan talaga nila sa bilis eh. Mm-hmm. Ngayon, Sona, ang gusto ko tignan dito na storya. Mo Bazain, ang kryptonite niya ba talaga ay Onyx Teams? Ang kryptonite niya nga ba talaga? Nasa kanila yung super sa kupunan nila eh. Yeah. Remember, for M3, Blacklist International natalo ng BTK nun. Nabawian sila ng Blacklist doon sa may lower bracket finals. But this time around for Onyx, kung matatalo ang Onyx dito, in the stage of M World or M Series, walang bawi ang side ni Mo Bazain. Si Fried Chicken at si Mo Bazain magkasama pa rin sa isang team. Tsaka si Super Shark. Tsaka si Super Shark, tatlo sila. Na walang bawi kung wala sakali silang na matalo bawi sila sa dito. Onyx. At wala, lalong-lalo na. Ganito, tingin ko ito yung tamang term. Wala silang bawi kay Kyrie at saka Yip. Ang laking pressure nun para sa tatlong members na ito. Hindi lang para sa kupunan mismo. Specifically for the three players alone na meron sila. Kasi they've been in this situation before. Mm-hmm. And ako, ang naniniwala ko ngayon, ang kailangan ng side ng Davali is not polishing the gameplay. Ah. So, ang hinahanap ko ngayon sa Davali is kailangan nilang gumawa ng something new. Nagbarats na sila 3 games straight. That's walang true. Nabago doon. Nag-carry na sila 3 games straight. Kailangan ata nila ng ibang path dito. It seems that Onyx has finally figured them out. Magawan kaya nila to ng paraan. But let us check out what the mother of all series has to say. Chantel, what's up? Maraming salamat mga anak, Sona and Butters. Welcome to the Analyst Stand, Ate Mo Chantel at ating Hihimayen dito kung ano ba nangyari on that game. Again, Onyx Esports laban sa Davali. Kryptonite nga ba ng Davali ang Onyx or Onyx alone as an organization? Looking at the hero lineup for both of our teams, again, for the side of Onyx, napakaganda ng pagkakakuha nila over and over dito sa hero ng Kiboy, which is si Cho. Maganda na dahil single target ang hero na to, madali para sa kanila again na pumili ng mga players or mag single target ng mga players against Davali. And when we say single target, it's the same story that happened on game number 2. Remember that Mo Bazain's hero is still Barats. So nandun pa rin yung ilang factor na binanggit natin earlier na hindi ganun kadali para sa kanya na pumasok for every team fight, kagaya nung ginawa niya nung game number 1. So post-match statistics, kitang-kita naman that for damage to turret lamang ang Onyx. Same with the other objectives dito sa ating laro. Pero in terms of damage, halos likit lang. It's more about the conversion of the team fights. And when we say conversion sa team fights, ito yung after team fight mo, meron ka makukuha na other objectives. 100% para dito kay Sans, napakaganda na kanyang mga shadow stampede. Kaya naman siya ang may pinakamataas na total assist doon sa ating laro. Remember that shadow stampede is a type of skill na kahit gusto mong tumakas, ay hindi ganun kadali para sa iyo at sa mga kakampi dahil ito yung mini haltak na binabanggit natin. Now for Super Shark, pwede niya sana counterin with that shield. Pero nga lang, mahirap na para sa side ng ng Davali at the time. Kasi yung Onyx dito, dinire-diretso na lang nila at madali lang yung hero dito ni Kyrie na pumasok every time na mayroong low life for the side of Davali. Again, for Davali, nakita natin yung tendency for them na balik tayo yung laban. Pero for Onyx kasi, mas mabilis yung kanilang jungler pumunta doon sa mga back lanes. So there are instances wherein pwede na sana tumakas mga players pero mahirap na para sa kanila. Kaya naging madali para kay CW kasi yung counterpart niya sa side ng Davali is
nakukuha or natatarget ng kanyang mga kakampi. Kaya siya rin ang ating naging MVP sa ating laban. CW with 415 KDA, gold per minute of 808, kill participation of 75.5%. At if ever man natargetin siya dito ng mga players ng The Valley, meron siya spell na Flicker, Tumamba Out, and the item. Napaganda ng pagkakakuha niya dito ng kanyang Wind of Nature. Ito yung pang-counter niya doon sa mga threats na pwede ibitaw sa kanya ng The Valley. Again, CW, the story for Onyx Esports is that 4-1 protect. Difference nga lang ngayon is the pacing. They have the Faramis, if ever na gusto pa nila mag-extend sa team fight, madaling-madali para sa kanila with that Cult Altar. Now, looking at the heat map, we could see that for CW, nagkaroon ng changes in terms of the laning. So, pumesto din siya doon sa may XP lane. Kitang-kita din na naging maingat ang kanyang pagpunta. Almost hindi siya sumilip doon sa Beyond the River. So, dahil dito, hindi siya naging viable target para sa side ng The Valley kasi siya na rin ang magiging aasahan na damage later on. Siya rin magsashred doon sa shield nung Lolita, and that is the main reason kung bakit din nagpick ang side ng The Valley ng ganong klaseng hero. Let's look at the positioning of CW. Yes, na-target siya with the Numinan Blast, pero alam niya kung kailan siya papasok. Alam din niya kung saan siya lalabas for every team fight. Ito yung binagit natin, that for the side of Onyx Esports, madali para sa kanila na magkaroon ng specific targeting pagdating doon sa mga instances na nagkakaroon ng bakbakan para sa kanila. Ang ganda ng kanilang pagkaka-counter dito sa laning din na ginawa ng The Valley, that even Koi Chicken ay nahirapan ng pumosisyon doon sa mga team fights. Ang ganda na set by the way dito ni Super Shark, pero mas maganda ang naging positioning ng mga players ng side ng Onyx kaya hindi nagkaroon ng counter engage. It's the same play na ginawa ng Onyx Esports actually on game number 2 kung saan ibinigay, isinubo at inihatid na lang ang mga kakampi with the displacement of the Way of Dragon. White Chicken, if ever man na pumasok siya at magkaroon ng magandang wild charge, nandoon naman si CW, at pag hindi pa siya ma-target at ma-kill ng side ng Onyx Esports, meron pang Shadow Stampede para mas lumayo. So imagine, if ever na masipa ka, may Shadow Stampede pa, so ilang dipa na ang pwede mong mapuntahan or napakalayo na ng pwede mong papuntahan. If for CW, nandun yung kanyang map awareness. Again, binanggit natin kanina, alam niya kung kailan siya mag-hit. Alam din niya kung kailan hindi. And for Kyrie still, the assassin that he is, the great jungler that he is, ginawa lang niya ang kanyang job.